isa ka bang OFW na umalis, nilisan ang pamilya upang bigyan sila ng maayos na pamumuhay. OFW na tinitiis lahat ang hirap, pagod, puyat, mga problema na mga dumaraan sa kanya. Kung isa ka sa mga OFW na yon, para sa iyo ito. Sa buhay ng tao, hindi natin alam ang mga mangyayari sa atin. Lalo na kapag meron na tayong pamilya. Isa lang naman ang gusto natin, maging maayos ang ating pamilya. Mabigyan sila ng lahat ng mga pangangailangan. Mapag-aral ang mga anak, mapagtapos ang mga anak, maibigay kahit anumang luho nila. Binibigay natin ang mga luho nila kahit na walang-wala na tayo. Ganun talaga, dahil ang kasiyahan nila, doon din lang tayo nagiging masaya. Pero sa kabila ng lahat, may mga OFW na hindi nasusuklian ng maayos na pagpapahalaga ng kanyang pamilya. Bawat sentimong pinapadala niya, kinagasta dito, kinagasta doon, inom dito, inom doon, barkada dito, barkada doon, shopping dito, shopping doon. At nalilimutan na nila kahit na pangungumusta lang sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa. Maaalala lamang sila sa tuwing kailangan na naman nila ng pera. Masakit, pero yun ang katotohanan. Masakit, pero yun ang nangyayari sa mga OFW. Kaya napakaraming OFW ang nagkikitil ng kanilang buhay dahil hindi nila nakakayanan ang depression. Hindi nila nakakayanan ang mga problema na binibigay sa kanila ng kanilang pamilya. Akala ng iba, kapag nasa ibang bansa ka nagtatrabaho, mayaman ka na, marami kang pera. Akala nila, kapag nasa ibang bansa ka, masaya ka lang, walang problema. Pero yun lang ang akala nila. Siguro kung makikita nila lahat ng mga ginagawa nating mga OFW, doon lang nila malalaman na nagkamali pala sila. Bawat pera na pinapadala natin sa kanila, bawat pera na pinapadala natin sa ating pamilya o sa mga mahal natin sa buhay, katumbas ng pawis ng luha na pinagtatrabahuhan natin sa araw-araw. Ang katawan natin na gusto nang bumigay, gusto nang sumuko, pero ang isip natin nagsasabi, huwag na huwag kang susuko dahil paano ang pamilya mo. Ang mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas, nakakakain ng mga masasarap, nakakakain sa tamang oras. Pero ang OFW, nalilipasan ng gutom. Dahil sa dami ng kanilang mga ginagawa, kung anong oras lang sila matapos, ganun lang sila magkakaroon ng oras sa pagkain. At meron ding OFW na talaga namang
pinaghihigpitan sa pagkain ng kanilang mga amo. Yun ang masaklap dun. Sa Pilipinas, malaya ka. Malaya kang makakain 3 beses sa isang araw. Minsan, may merienda pa. Ang OFW, walang normal na tulog yan. Sapat na ang 5 oras. Mahaba na yun para sa kanila. Pero karamihan sa OFW, 3 oras ang tulog lang. Kahit gustuhin mang magtagal sa pagising, kahit gustuhin man namin na huwag munang bumangon sa higaan, pero hindi naman po pwede. Dahil may trabaho kami na kailangang tapusin. Pumunta kami dito sa ibang bansa upang magtrabaho, upang kumita ng pera. Kaya lahat titiisin, puyat man, gutom, pagod. Ang masakit sa aming OFW, yung pagod na pagod ka na, yung hirap na hirap ka na, yung nawawalan ka na ng lakas. Pero dinadagdagan pa ang pag-iisip mo ng mga mahal mo sa buhay. Kaya masakit lang isipin na may mga taong ganun, mga pamilya na walang pagpapahalaga sa mga OFW na nagiging dahilan lang, na nagiging dahilan kung bakit sila kumakain ng ayos, na nagiging dahilan na nabibili nila lahat ng mga pangangailangan nila. Pero yung simpleng pangungumusta lang ni hindi pa nila magawa. Nakakaawa ang ibang OFW na yung mga napapadala nila ng pera, ginagawa lang magic. Pagkapadala ngayon, ubos na kinabukasan. Ang nasa isip nila, meron pa namang susunod na ipapadala. Kayo kaya ang lumagay sa katayuan naming mga OFW. Baka kahit piso, hindi nyo pa magawang ibili para sa sarili nyo. Dahil napakahalaga ng bawat sentimong pinaghihirapan namin dito sa ibang bansa. Pero wala kaming magagawa. Kagustuhan namin na malayo upang mabigyan ang aming mga pamilya ng mga magagandang buhay. Mabigyan sila ng mga gusto nila na hindi nararanasan naming OFW sa aming tanang buhay. Kaso, ang pag-asa sa mga nasa ibang bansa ay ginagawa na nilang gusto na nila lagi. Palagi na lang aasa. Aasa kesyo may padala. Pwede naman na magtrabaho din, lalo na kung may pamilya na rin ang pinapadalahan ng mga OFW. Huwag iasa lahat sa mga magulang nyo na nasa ibang bansa o kahit sa kapatid nyo. Dahil bawat sentimong pinapadala sa inyo, hindi nyo alam kung anong mga nangyari sa kanila.
Hindi nyo alam kung anong mga hirap na pinagdaanan nila bago muna yan maipadala sa inyo. Kaya yung mga nasa Pilipinas na may mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibang bansa, kahit man lang sa pagtulong sa kanila para maibsan ang mga hirap na nararanasan nila, kahit man lang sa pagpapahalaga, yun lang iparamdam nyo sa kanila. Dahil kami mga OFW, kapag nakikita namin na kami tinutulungan ng aming mga mahal sa buhay sa Pilipinas upang kumita din, mas lalo kaming ginaganahan. Mas lalo kaming nagkakaroon ng inspirasyon upang lumaban. Kaya sa mga anak, asawa, o kahit na ano paman na iniwan ng kanilang mga magulang, kapatid, upang bigyan sila ng maayos na buhay, pahalagan nyo ang bawat sentimong ipinapadala ng inyong mga magulang. Huwag nyong gastusin sa kung kani-kanino. Huwag nyong gastusin sa mga hindi naman importanteng bagay. Doon man lang makabawi kayo sa paghihirap ng inyong mga mahal sa buhay. Kaya sa aking kapwa OFW, saludo ako sa lahat ng mga sakripisyo na ginagawa natin para sa ating mga mahal sa buhay. Kung hindi man tayo pinalad na magkaroon ng maayos na pamilya, na magkaroon ng mga pamilya na inaalala tayo, laban lang. Dahil darating din ang araw, mararanasan nila lahat na mga naranasan natin. Darating din ang araw na malalaman nila lahat ng mga paghihirap na nangyari sa atin. Kaya kahit anumang problema na dumating sa atin, huwag na huwag tayong susuko. Dahil sarili lang natin ang makakatulong sa atin. Dasal, yan lamang ang ating sandata. Kaya sa anumang pagsubok, panatilihin pa rin nating kalmado, panatilihin pa rin nating maging masaya at gumawa ng mabuti. Dahil lahat ng yon may kapalit na biyaya.